eto na naman. Pasalubong na naman yung kalaban ko. Kuya. Po. Pwede ka ba sa mabilitan? Pwede ka ba sa mabilitan? Hindi, sige ma'am, okay lang. Sayang mga ka-reference, hindi ako makakabalik ng kalaka. Kuya na mga ka-reference, ating oras ay alas 3:38 na ng hapon. So pinauna ko na si Bay Kabugoy dahil yung anak niya ay may lagnat. Bibili pa siya ng gamot. Ako mabaga lang ako at gusto ko lang munang kuna ng shot dito. Napakaganda naman talaga dito. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. So boundary siya ng Tagaytay tsaka Batangas. Pero itong part na to ay Batangas na siya. Lalim oh. So doon sa kabila, tingnan natin. Ayan. Mamaya ko na i-update kayo mga kretwin sa pag-usapan namin ni Way Kabugoy, kaya hindi na tayo tumuloy doon kasi alanganin na nung oras na. Dito naman tayo sa kabilang view. Kunan natin. Alright. So, malamang, makakawit tayo mamaya nito mga pinakamaaga, alas 8. Kasi mabahal sana, huwag nang umulan. Yan o. Alright, wow, napakaganda nga naman. Ayan o. Mas maganda pala doon sa kabila. Woohoo! So tara na, uwi na tayo para itabutan ng gabi or ulan sa daan. So ulit na naman yung adventure na pinagsamahan natin yung araw na to mga great friends. Napakagandang memories na naman yung nagawa natin. Kaya ganun lang, patuloy lang sa mga magandang memories. Let's go! Alright, biyahin na tayo mga great friends. Dahil ang ating oras ay 3:27 na ng hapon. Ay hindi, 3:41 pala. 3:41 na ng hapon. Tapos makakarating tayo doon sa Rizal ay alas 7 ng gabi. 102 kilometers. Yan, malayo-layo pa po yan. O buti na lang, motor yung dala natin. Tipid sa gas. Kasi yung full tank natin na 200, yan. Hindi pa nangalahati. O, grabe, napaka-dumi na natin, oh. Hindi tayo nabasa kanina sa pagpunta natin kasi nakakaputi tayo. Kanina dun sa, kami, avocado adventure, yan. Hindi naman namin na lubos sa kalahin na ulan pala. Biglaan yung ulan kaya lakas ng buhos ang ulan. Ayan, nagiwalay na kami ni Kabugoy. Ayan, nag-usap na kami doon kasi meron ng tumingin sa bangka na gustong bumili. Hihintay niya lang ako tapos sabi ko sa kanya kung magkano yung abutin doon by sa bangka. Kasi hindi ko na rin kabisado yung mga bitahan ng mga bangka ngayon dyan sa Balaytigi. So, meron siyang price na napag-usapan sila, binintay niya lang ako, sabi ko, dagdagan mo na lang ng konti, yan, para kahit pa paano, hindi naman talagang luging-lugi. So, mamaya, pupunta niya daw, i-update na lang ako, nagalangan ako, kaya ayaw kong abutin ng gabi sa daan, kaya umalis ako ng maaga ngayon, kasi in case man na abutin ako ng gabi, malapit na doon sa amin, sa Rizal, kaya alalay na takbo ko, dandahan lang, oo. Hindi ka rin tumuloy kasi wala si Idol Jumper Sniper ngayon dyan sa Bukana eh. Nasa Mindanao. Pero nag-usap na kami ni Idol Jumper Sniper pagbalik niya. Ayan, nakikita kami soon dahil napaka pait na tao na yun. Grabe yung may tulong sa akin ni Idol Jumper Sniper. Mula noon hanggang ngayon, yan, inalalayan pa rin ako. Tapos yung advice yan. Kasi sa kanya ako lahat nagsasabi ng mga papa-advise ako sa kanya yung mga problema ko sinasabi ko. Ulit na lang noong nakaraan na nahirapan talaga ako noon mag-decide sa sa mag-ina ko kasi ayaw ko na ngang iwanan mga ka-reference kasi napaka-hirap, nahirapan yung mag-ina ko na wala ako dyan sa bahay kasi unang-una yan na yung motor nila magagamit bumit-bumit sila so parang grabe yung naging sacrifice namin nung mga nakaraan ganong humingi ako ng advice, sinabi ko ay doon yung first sniper. Ayan, share ko lang ito mga kapatid kung gaano ka
sulit na kaibigan yan si El Jaffer. Talagang pag nakilala mo ng kaibigan, maging kaibigan mo yan, napakaswerte mo. Sinabi ko sa kanya, lahat-lahat. Tapos alam naman natin, pag dito sa Maynila, yan, hirap mag-content din. Tapos, yun. Sinabi ko kay El Jaffer Sniper, sabi niya, gusto mo ba balik ka dito sa akin sa Cubana? Sabi ko, yun nga yung ano ko doon, isa sa problema ko kasi si Mrs. kasi may pasok na ulit at sundo ko tapos ng anak ko, ganun din at sundo. O sabi ni Idol Super Sniper, ganito na lang ba, pagka sakaling walang pasok si Mrs. mo, pumunta ka dito sa Bukana, gumawa ka na gumawa ng content, tapos pag nakaipo ka ng content, uwi, tapos ganun lang, balik-balik lang. Sabi pa nga sa akin, Idol Super Sniper, mga friends, sasama niya sana ako ng travel vlog sa Mindanao dapat, yan. Noong mga panahon na yun, yung pagluwas ko dito ng Maynila, kinuwento ko na kay Idol Jaffer Sniper lahat ng ano ko, yung problema ko about sa time ko, tsaka sa family ko. Nag-advise siya sa akin, kaya ganun ka, sulit yung tao na yun, mga ka-reference yan. Kaya lagi nating dadalawin niya pag may pagkakataon kasi nakaka-miss rin yung banding namin. Madaling salita, napaka laki nang itulong sa akin ni Idol Jaffer Sniper. Yan. Ganun po yan kabait, mga ka-Red Twins. Sipin mo, kahit content yan lang dapat, papakontent pa sa'yo. Ganun kasulit yun. Meron ako nakita na sinabi sa akin ni Watapak yun yung tinapay na masarap. Na less sugar ata yun. Yan, pwede sa mga diabetic yun. Dito sa Tagaytay yun, napanood ko rin sa vlog niya, no? Ni Gabby Concepcion. Kaso ang problema, napaka-dumi na ng suot ko, yung sapatos ko, puro putik na, yung pantalon ko, yung damit ko, dahil doon sa sako na dala namin, saka doon sa putika, namasyal din kami doon sa, lupay ni Kadidit yan, pinasyal kami doon sa pakahan niya, saka yung apokado sana, kaso lumakas naman yung ulan, hindi na kami nakapag-vlog doon, hindi naman pangindin kasi, wala rin, hindi namin makakit, kaya doon na lang kami nanguha doon sa gilid ng bahay nila, meron din naman pala ng avocado. Subukan kong ayahin si Mrs. or pag hindi maulan sa linggo or Lunes, oras na siyang pasok nun. So, punta lang kami doon ulit. So, yun lang. Apit-apit na lang, mga ka-Red Friends, mamaya sa daan. Tayo nakabiyahe ngayon, pero sulit naman yung araw. Meron pa namang bukas. Kaya pa sana sila Brother Louie nakapanalig ng video key. Tapos kill silang ng konti. Kaso anong oras na? So, iba na talaga mga ka-reference kung pamilyado ka na yung meron ka ng anak, mag-ina, naghihintay sa bahay kasi kontrolado na yung oras mo. Hindi ka tulad yung binaata ka pa na kahit anong oras ka, wala nang mag-aanap siya kundi sarili mo lang eh. Kailangan lang talaga time management yan. Kailangan may time ka na control ba? Kapag may time ka sa banding-banding, mga kaibigan, tapos syempre, priority palagi talaga yung pamilya. Yan. So, lalay lang tayo, dandaan lang tayo, makakarating din naman tayo ng ligtas. Mas may ginang dublihin nga tayo. O yan, umambo-nambo na naman. Sana walang traffic ngayon para makauwi agad ako sa Rizal. Kasi bukas, luluwas na naman kami ng Valenzuela, na pasok ka si Mrs. Yan, napaka, nabilis. Mabilis akong ano. Namimiss ko na agad yung anak ko. Dol, shoutout Dol. Sayang, wala siya Dol Jaffer Sniper kanina. See you soon. Yan, ingat ka. Nag-harvest siya ng palay kanina. Yan, grabe no, bilis lang no. Parang kilan lang yun na mga vlog niya Dol Jaffer na nakaraang buwan. Nagtanim lang. Tapos, ngayon, inhani na. Tama talaga, pag may mga meron kang itatanim, meron ka rin aanihin. Pero kami, inani namin yung tinanim ni Kadidit kanina. Ang galing! Ang galing! Hindi siya naman nag-aya eh. Siya naman nag-presenta, tapos mabiyaran sana namin. Ayaw niya din naman kasi gusto niya, bigay lang. Ayan, sunod na lang natin pagpunta doon. Tayo naman yung magbigay ng masalubong. Binisahan akong karneng baka oh. Kaso wala naman tayo lagayan. Next time na lang, next time. So yan, dito sarapan ko yung sako ng avocado. Dami nito.
Sabi, nagpapagla doon sa baba, mga ka-ride friends, oh. Kaya tama lang yung decision natin na umuwi na tayo ng mas maliwanag pa. Kailangan makababa tayo doon sa Tagaytay bago mag five, yan. Para umiya, mahirapan na tayong makita yung daan dito. Kasi pag ganito talaga, pagkagabi tsaka umaga-umaga, nagpapag talaga dito eh. Sarap ng buhay dito sa Tagaytay, oh. Yun, oh. Kitang-kita yung bulong tal doon, oh. Nakakamiss talaga pag nakita-kita yung mga sword family. Yung mga, alam, pag naalala mo yung mga karanasan namin dati sa dagat. Yan yun, gano'n kami, namaanak kami dati sa likod ng Fortune Island, Trades. Sila, yung Jumper Sniper, sila Berling Louis, nakapugoy, nakapungot. Tagal lang kami doon sa laot. Nakatuwa yung araw-araw, meron ka mga memories na magagawa. Kasi sabi nila, kailangan mo lang enjoy yung buhay mo kasi life is too so short. Basta yun na yun. Mag-exilin daw yung buhay sa mundo. Kaya ano nga dapat mong gawin, gawin mo na hanggat may oras ka pa. Kaya ngayon, bubawin talaga ako sa mag-ina ko. Dahil yun lang ang kayamanan na meron ako. 200 kilometers. Balikan lang ginawa natin. Enjoy naman. Lalo na pagka kasama kayo, mga ka-ride friends. Ayan. Ka-ride friends, nag-iba ng destination, location si Waze kanina kasi parang ang haba ng biyahe ko ngayon. Dito ko dinaan sa looban. No? Pero first time ko talaga na makadaan dito ngayon kahit si Leon yung dala natin yung sasakyan. Ngayon dito ko dinaan. Pero sa bagay, may tiwala naman ako kay Waze kasi siya yung kagapay natin kanina. Nakarating naman tayo ng ligtas doon na walang abirya na hindi tayo pinahamak. Hindi katulad ni Google Map, papasok na kung saan-saan, kahit sarado yung kalsada. Oo. Tiwala lang tayo. Bitaw. Kailangan lang ng tiwala. Parang mas malapit nga dito kasi bumaba agad yung ano natin, oh. 78 kilometers agad. Ang 102 kilometers, nabawasan ka agad ng almost 20 mahigit na ata o 30 na ba. Mahina kasi sa mathematics eh. So, yun. Baybayin lang natin to. Update na tayo mga great friends. Eto na naman. Pasalubong na naman yung kalaban ko. Baka gusto mong kantahan na naman kita. Yan ah, dito tayo sa Dasmariñas. Yun, Dasmariñas ata. Yun. Nakakatuwa lang dahil kakatila lang ng ulan dito inabot. Pero yung nasa harapan natin, malamang sasagupahin natin yan. Kaya ngayon, silong muna tayo, mag-ano na tayo, magkaputi na tayo. Para unahan na natin. Papasa tayo niyan. Ano na nga ng paa ko? Parang mamulikat na yung paa ko sa ano yun? Basa. Naabot na talaga tayo ng malakas na ulan, mga great friends. Siligpit ko na itong camera ko kasi mahirap na. Ayun, ang lakas oh. Tsaka, patila mo natin saglit, baka may mga malalim na tubig dun pag nabasa yung spark plug ko na naman. Hindi na naman na-under to. So, huwag tayo makipagsapalaran dahil maliw-layo pa yung tatakbuhin natin. Ang takbuhin natin ay 62 kilometers pa. Yan. 2 hours may higit pa. Mga great friends, nakalagpas na rin tayo dun sa matinding ulan na digmaan natin. Yan. Tinanggal ko yung aki wipro kanina kasi mahirap na mapasukan ng tubig eh. Mapasubo tayo. So, sakto-sakto lang yung tansya yung alis natin kanina dun sa Team Kapanalig, yan, kila Barrio Louie. So, sakto talaga to pa magabihan tayo nito ay malapit na dun sa amin na. So, papuntang Alabang na tayo ngayon. Ayan o. So, ano tayo? Kakenan. Grabing ulan na yun. Hindi madala ng dasal yun kaya iwasan lang natin hanggat maaari. Yun. Mahirap yung dinadaanan ko kanina mga credit friends na pauwi kasi pinasok ako ng mga looban eh. So may mga tubig-tubig pa malalim. Lady. Na. Nagugutom na ako mga credit friends. Sarap yung ulam sa bahay mamaya kasi sabi ni Mrs. Nagluto na naman siya ng adobo sa gata. Ayan. My favorite recipe ni Mrs.
Ang ating tatakbuhin ay 37 kilometers na lang. Hihihi! Ba't kaya pagka pauwi na, no? Ang bilis lang. Pagpapunta ang tagal. Yun yung napapansin ko lang. Yan. Oo, ngayon, no? Bilis na ng biyahe natin, no? Whoop, whoop, whoop! Solid yung joyride natin ngayong araw na to. Maulan, mainit. Isipin mo yun, 208 kilometers, balikan lang. Solid pa rin talaga yung si Ace. Yan. Hindi natin makahataw-hataw. Ingatan natin abukado natin. After 5 days, mahinog na raw ito eh. Yeyeyo! Natatanaw ko na yung mga building ng Makati. Meron pa rin mga unti-unting ambon. Pero okay rin na. So huwag lang masyadong malakas. Yep, wep, wew! Nakaka-enjoy rin, nakaka-relax din mag joyride yan. So wag lang tagulan. Pag ganito kasi ang hirap eh. Nakakangatog. Yan. Ulan lang yan, ulan lang yan dyan, riot. Huwag kang matakot, hindi ka matutunaw dyan. Hindi pita matunaw dyan, riot. Ang pass mo. Ang pasma! Dude! Konting kembot na lang. Ang mahalaga, ang importante. Nagaya si Brother Louis sa Sunday. Sunday niya ata celebrating birthday niya. Kaso the problem is, tingnan natin kung hindi maulan or hindi busy si Mrs. para makakasama din. Uy! Napindot-pindot na naman, no? Yahoo! Magandang gabi mga ka-ride friends! Gabi na po! Yan, inaabot na tayo ng dilim kanina sa Alabang. Pero dito ko na kinabit yung Insta360 gawa nung napakalakas ng ulan. So, isa ito sa masasabi kong malupit na joyride itong araw na to mga credit friends, kasi simula kanyang umaga pag alis natin, maulan na hanggang sa pabiyahe tayo papuntang Kalaka. May mga part na walang ulan, may ulan, may mga part na walang ulan, may part na maulan. So ngayong hapon na to, pagdating pa lang natin ng Tagaytay, ayan na, napaka isang malupit kasi pati yung ulan, sinamahan tayo hanggang dulo. Yan, simula doon sa Tagaytay, nilubayan tayo ng ulan. Dito na sa may C6, yan. O dito, tuyong-tuyo na o. Ulan ang ulan. Grabe yun. Ang tiniis natin doon, lamig tsaka ngatog. Yan yung paa ko. Grabe, gano'n na. Yung parang kulubot-kulubot na pati yung kamay ko. Sa laging basa. Yan, wala pang katuyuan. Salamat sa pagsama nyo sa solid na joyride natin yung araw na to. Tiniis ko yung gutom ko dahil gusto ko doon ako kakain sa bahay para sabay kami ni Mrs. Kasi lagi akong nasasanay ako na sabay kami palagi kumakain. Tsaka si Kablink. So ang ating oras ngayon ay 7:45 na. Quarter to 8 na. Pero malapit na ako mga credit friends. Ano na to? Labas nito ay Barkadahan Bridge, tapos Baytown, Nanguno. Sa amin na. Pwede, isang basa, oh. Uy! Saan yung lagayan ko ng Insta360? Ayos! Thank you, Lord. The best. Sa wakas, masabi ko na mga credit friends na safe na tayo. Thank you so much, Panginoon, sa pagsama sa ating joyride ngayon at paggabay. Ngayon lang ako nakaramdam ng antok at medyo pananakit ng katawan. Nakarating na tayo dito sa kanto sa amin. Safe na tayo dito. Yo, what's up mga credit friends? Good morning po. Happy Martes everyone. So, ngayong araw na to ay Martes na Martes na.
At salamat dahil kahapon kahit basang-basa tayo sa ulan, mahaba-haba yung biyahe natin kahapon, pero nagising pa rin tayo. Salamat sa panibagong lakas at panibagong pagsubok at pag-asa sa buhay. Dito na tayo sa Valenzuela, mga great friends, dahil si Mrs. Pumasok na ulit. Tapos tayo ngayon ay mag-i-edit pa lang ako ng mga vlogs ngayon dahil kahapon hindi na talaga kinaya. Pagka-uwi ko sa bahay, kumain lang ako. Tapos wala na. Vlog ta na. Sarap ng tulog ko. Anong oras na nagising ngayon? Inaalala ko si Shadow. Kamusta na kaya yun? Tingnan natin kung ano nang sitwasyon niya doon. Kasi nung iniwan ko nung Sabado ng gabi yun, binigyan ko naman ng 2 kilong dog food yung iniwan ko doon. Tapos yung punong tubig na batsa. O, tingin ko pa naman, survive pa yun kasi ano yun eh, malakas din yun. Why will the people in how many days before? Karating ko lang galing sa paghatid ni Mrs. So sayang, no, babiyahe na sana tayo. Ating oras ngayon ay alas 9:35 na ng umaga. So kanina, paris na kami ni Mrs. mga alas 8. Bigla namang lumakas yung ulan. Kaya hinatid mo natin siya doon sa Chai Leon. Tapos ngayon, magkape mo natin sulit. Nakagutom eh. Tapos biyahe tayo mamaya. Tapos bago pa tayo bumiyahe, pagupit na rin ang mga karat friends kasi ang pangit na ng buko dito. Para natin si Chup Pablio ng buhok natin eh. O dito sa taas lang pabain ko. Tapos pagupitan ko dito sa gilid. Pero bagong lahat ay magkape mo na tayo. Ayan, sa mga pinamalaming viewers, mga nanonood din ngayon, sana nagbitbitin kayo dyan ng tinapay at kape. Ayan, mamaya, pito kayo. So magaskaso muna ako. Mapakain ko pa si Shadow, tapos magbaon na rin ako para tuloy-tuloy yung biyahe natin. Pagkainit. Siyempre may init ngayon. Birthday ni Brother Louie ngayon, mga correct friends, or bukas ba? Di ko sure, para nakalimutan ko eh. Pero kahapon ay nag-chat-chat sa akin na ngayon ata gaganapin yung birthday niya, Huwebes ngayon, at papunta din sa Idol Jumper Sniper. Pinapunta ako ni Brother Louie. Sinabi ko na po doon sa last vlog ko, sinabi ko rin sa kanya nung karana na hindi talaga kaya pre kasi negative yung misis ko, si Ate Sundo ko yun. Napakahirap kasi sumakay talaga dito sa Valenzuela. So, ay ko naman mag-commit ni si misis, kaya jury tayo di ako nung sundo. So, Brother Louie, happy birthday pre. Salamat sa invite mo at huwag ka mag-alala. Pupunta ako dyan sa Sunday. Yan, bawi na lang ako sa inyo ni Idol Jumper Sniper. Kasi hindi sabi sa akin ni Idol Jumper Sniper, mga karitwins, na uwi siya ng Miyerkules. O, nandyan na si Idol, naka-uwi na. Yan, ka-reunion sana yun ngayon. Ka-reunion niyo niyo at yan. So, maulan lang. Pero, Sunday na lang, bawi ako sa inyo, brother. Happy birthday, more birthday to come. Mag-ingat ka palagi at more adventure. Alright. Yo, what's up, mga karitwins? Ang ating oras ay alas 10 na at ngayon ay pinasukan natin ng booking. So, kailangan na nating puntahan dyan lang sa disiplina. So, dito lang sa bahay nagbukas. Kaya tara na, let's go! Alright friends, one down. Ayan, dito na pag-video kanina natin. Dati ismang dito sa may Paso Riblas. So, nagmamadali kasi tayo. Katapos ko lang kumain kanina. Tapos, complete na tayo ay babayaran niya lang dapat ay 87 pesos at binigyan tayo ng 100. So, meron agad tayong tip. So, hindi na ako napag-videos kanina. Pag-pick up po kasi galing ako sa CR. Mamadali ako. Sabi naman, mamadali din siya. Tapos, ginamahan natin dito sa Pure Gold. Ayan. Bigyan tayo 100. So, sakto kasi mapapagupit muna ako doon sa may Balubaran, sa dati kong barbero. So, gapang muna tayo doon para pasukan tayo ng booking. Magandang panimula, unang biyahe natin, naka one down na tayo, ay meron agad tayong tip. So, salamat doon sa binigay ni ma'am. Buti naman at wala nang ulan. Kasi kanina napakaaga nung ulan sa Valenzuela at napakakulimlim. Kaya akala ko, mas matindi na naman yung ulan yung sasagupain natin yung araw na to. Pero buti na lang, ay wala nang ulan, umaraw na at ang ating matindi kalaban na lang ngayon ay traffic dito sa Valenzuela. Kasi mga ganitong oras, yan, labasan na ng mga sasakyan, truck van. O, ito, yan, kaya makikita nyo, siksikan na. Pero wala yan, kayang-kaya natin yan basta batang laki sa Bunakit 3 Plus, batang may laban. Mayroong pangarap at tibay na lakas at loob. Happy birthday, Brother Louie! So kahapon, hindi tayo nakabiyahe. Gawa nung holiday kahapon, pinaglaban muna ako ni Mrs. Sabi niya, wag ka naman ang bumiyahe ngayon kasi matumal yung booking ngayon. Walang pasok yung bang trabador. O, maglaba ka na lang muna. Napaglaba tayo kahapon, double pay.
Kung kailangan nating maging malinis din palagi para lalo na ang trabaho natin sa kalsada. Kung kailangan laging dapat ano, representable 'yan. Kailangan kaya-aya tayong tingnan kasi baka pag makita yung makita ng pasahero na mukha tayong snatcher, matatakot sa atin. Kailangan pagupit na tayo. Karamihan sa first time mo pagupitan, sarap sa pakiramdam, maginhawa na. So pinasukan na sana ako ulit ng booking. Kaso di pa tapos yung gupit ko eh, pinatapos ko naman, hindi ko muna inaccept. So ngayon, mag-ano muna tayo. Tambay tayo sa mga magandang pwesto dito kasi medyo alanganin eh, looban to eh. O, para makahanap tayo ng pangalawang booking. Ating oras ay 11:54 na, mag-alas 12 na, magtanghalian na rin. Pero habang wala pa tayong booking, mamaya natin kakain kasi kain lang din natin. Let's go! Bakas mga karit friends, sa pagpagupit na rin tayo at napakasarap sa pakiramdam, napakaliwalas. So, ang tagal ko rin din yung pagupit, mga after 2 years din. At 2 years, 2 months din. Yan, so ngayon, hindi ko muna papakita sa inyo yung gupit ko. Gusto ko ipakita pag mahaba-haba na kasi ang gupit ko ngayon, ang tawag sa gupit ito ay gupit bata mukhang mama. Yan, update lang. Dito tayo sa Malinta, sa Valenzuela. So, ang hirap na masundan ng booking talaga ngayon. Hindi na katulad dati na pagkababa mo. Pusot-pusot talaga yung booking kagad, yung papasok sa'yo. So, ngayon, oras yung pagitan. So, sisipin nyo, mula doon sa Pasidublas, bumiyahit tayo ng mga 30 minutes mahigit. Ang tagal ko hindi pinasukan. Tapos, nung ginumpitan ako, yun, may pumasok pero di pa tapos yung gupit ko. So, tinapos ko muna. O, mag-gas muna tayo dito sa may Petron, sa may Malinta para doon na rin tayo magabang ng booking. Sana makarami tayo ngayong araw na to. Grabe yung mahal na pala ng gupit ngayon, no? Kasi nung huling gupit ko, magkano ba yung bayad ko nung 60 ata? So, huling pagupit ko yun. Tapos ngayon pagupit ako ngayon, 100 na yung bayad sa gupit. Tapos si Kuya Mark naman kasi matagal ko na yung magugupit talaga. Since 2015 pa, nasa Pure Gold, Pure Gold, Valenzuela pa ako, Malinta ako nagtatrabaho noon, Dicer. Yun yung tagagupit ko talaga kasi magaling siya magupit eh. Hindi yung parang tabas na ng tabas. Gusto ko kasi yung sa gupit yung magaling mag ano ng patilya. Kasi yun yung nagdadala ng buhay ng gupit eh, yung maganda yung pagka-lining yan, yung buhay na buhay. So yung iba kasi tabas ng tabas, basta magupitan, pagka ano, gupit lang. So si Kuya Mark binabaga niya sa ulo. Sana ngayon marami na pasok na booking ngayon kasi ano na, lunch break na, alas 12 na eh. O saktong 12. O gas muna tayo rito sa may Petron para pag pinasukan tayo ng booking dire-diretso na sa aking yakap na kung kinita tayo sa daan kanina dinagdagan ko na lang kasi bigay rin tayo ng tip doon sa magugupit kasi ano binamano ako eh, ako yung una pa nagupitan niya, simula daw ka ng umaga. Ayos, mukhang sinuwerte yung gupit natin ngayon mga friends, yung new haircut natin dahil pinasukan natin ng booking papuntang Makati. So 385 yung kanyang babayaran, so pick-upin na natin agad. Mga ka-friends, dito ako nagtatrabaho dati nung unang salta ko sa Maynila sa Pure Gold Valenzuela. Ayan, tatlong taon ako dito. Ayan, oh. Ayan, so dito tayo nag-pick-up ng pasero ngayon. Hanapin muna natin kung saan yan. Nissan. So nandito na tayo mga ka-friends sa pick-up area ng customer natin. Grabe, no? From papuntang Makati. Naka-ano lang. Joyride lang siya. Aba, malupit. Baga muna natin. Ito na ata. Mamara po. Kuya. Po. Diba yun sabi ko? Pwede ka ba sa mabilitan? Ah, sige ma'am. Hindi naman basta yung makakarating naman tayo ng buhay. Kuha po kasi ako ng check-in. Ah, okay. Sige po. Pwede mo na rin back. Ay, pala. Pabalik na rin. Kasi i-aano ko yung check-in sa banko. Hindi, sige ma'am. Okay lang. Kukunin ko sa klase. Dito ka rin babalik? Oo, sige po. Nahabol ko lang talaga yung oras. Okay, sige. Ito, zero mga credit friends. Ang kulit na. Sabi niya, kuya, pwede ba mag-request? Tagal niya pang sabihin niya pa. Sabi, ano po ba yun ma'am? Sabi niya, pwede ka ba sa mabilisan? Yung ligtas man tayo mga karating, yung buhay tayo mga karating. Sabi ko, sige ma'am, walang problema. Eh, isip-isip ko yun ngayon. Gusto ko, may mga ganyang request eh. Off-cam lang natin kagad. So, yung biyahe namin dapat, 1 hour and 35 minutes. So, ginawa lang namin ng 35 minutes. Hinahabol siya mga karating friends, kaya, yun, nagbigay naman ng tip kaya maraming salamat. So, nakadalawang biyahe tayo.
So nakaano na agad tayo, naka 500 may git na kasi bigay ng 460 ata yun. So meron ako kaninang 100 may git pa. O di, naka 500 may git na tayo. Maghintay lang tayo ulit ng booking na pasukan tayo. So yun lang, ganoon lang kasimple, pero ang sakit sa mata. Ah, great friends, dito muna tayo sa GoPro magbablog kasi may napindot ako sa Insta360 kay ma'am kanina, nabamadali kami. O di ko na naibalik doon sa 360 cam. Ayusin na lang natin mamaya, dito muna tayo sa GoPro natin, makapangapatabiyahin na tayo ngayon. So kung tutusin, pwede natin mag-relax-relax dahil napakaswerte natin doon sa mga tatlong customer natin dahil ang laki ng tip na binigay. So mag-drop off muna tayo na, mag-pick up natin isang customer pa, dito lang malapit. Tapos merienda tayo kasi wala na, kuta na eh. Sayang mga credit friends, hindi ako makakabalik ng Kalaka. Sayang talaga mga credit friends, hindi ako makakabalik sa Kalaka ngayon. Birthday pa naman ni Brother Louie. Yan, nandun sila, Idol Japper Sniper. Oh, magkita-kita naman sana ngayon, reunion. Ano man? Reunion. Yan, nagana ko sa sign si Brother Louie. Nag-chat sa akin kahapon na kung makakapunta ba ako ngayon. Yan, birthday niya kasi ngayon gaganapin yung birthday niya. Sabi na rin sa akin si Idol Japper Sniper noong karana, Merkulis siya uwi. Tapos yun nga, birthday na Brother Louie. So, doon lang sana kami magkita-kita. So, ang problema mga credit friends, hindi talaga kaya. May pasok kasi si Mrs. Tapos atin sundo ko yun. Tapos, katulad ngayon, bigla ang uwi namin ng Rizal. May emergency. O, dapat hindi kami uwi. Sana pa kami uwi sa Sabado pa ng gabi. Pero, nagchatsayin si Mrs. kanina na kailangan daw namin makauwi ngayon. Importante. Sinabi ko naman yun sa vlog ko rin nung nakaraan. Nung pagpunta natin dun sa Kalaka na hindi talaga ako makakabalik pag gaganapin ni... Kasi nagbanggit si Brother Louie kung hindi niya gaganapin ng Miyerkules, Huwebes, tapos sabihan niya na lang ako kung kailan niya gaganapin. Pero, kung hindi man ako makakapunta dun, so Linggo na lang. Happy birthday, Brother Louie! Yan, pasensya ka na, hindi makakarating ngayon. Sabi mo nga sa akin, sige na pre, ako na lang mag-gas sa'yo. Siya pa yung may birthday, siya pa yung mag-gas sa akin para makapunta lang. Ganun kabait yung mga... Sword family mga credit friends. Dito na tayo sa bahay mga credit friends at dito na ako kakain ng lunch dahil at merienda. Nahabol ko yung makulimlim kasi kala ko ulan eh. So kain lang tayo saglit tapos pahinga tayo tapos biyahin natin punta Rizal. At maligo lang ako saglit. Kala ko kanina mabubulag ako kasi may pumasok sa mata ko. Siguro buhok ko yun. Maligo muna ako. Ay hindi pala. Magpunas-punas na muna ako kasi galing ako sa biyahe. Baka makakangrina tayo. Swerte yung gupit na ito mga credit friends. Gupit bata mukhang mama.